Yo, what's up mga lods? Ayan, dahil nga po hindi tayo pinagpala ngayong gabing ito na makapag-live. Hindi po mabilis yung internet natin. Sobrang bagal po talaga ng mga internet connection ngayon. Gawa nga po ko siguro ng papasok po yung pangatlong telco dito sa ating bansa. Ayan, ini-improve po nila. Ngayon pa po nila ini-improve mga lods. No? Ayan, tatalakay po natin ngayong gabing ito sana. Ilalive po sana yung ginawa pong video o live stream po ni Lito Atienza na pinagtawanan po niya si Congressman Mike Defensor sa pagkakatanggal po sa kanyang pwesto. Alam ko po na talakay po ito ni Banat Bay at na-interview po si Kong Mike kay Idol Banat Bay. Ang hindi lang po natin nagugustuhan mga lods, no? Alam niyo na pong bigla po siyang tinanggal sa pwesto ng wala pong sapat na dahilan. Dahil nga po siguro doon sa pagiging pagdikit po nila kay Alan Peter Cayetano na nagkainitan po sila dyan po sa palitan po ng speakership. Ayan po, papakita ko po sa inyo ang video na parang gusto po nilang isunod si Congressman Marcoleta na tanggalin po dyan sa kanyang pwesto bilang isang deputy speaker. Ito po mga lods, para po malinawan kayo, papakita ko po sa inyo yung video. Ayan. Yung paghihiganti po nila lods, hindi po nararapat sa panahon ngayon. Hindi po naayon sa panahon ngayon. Kung magiging isip bata lang po sila dahil nga po dyan po sa posisyon, eh paano po natin sila pagkakatiwalaan, di ba mga lods? Kinakain po nila lahat po ng kanilang mga binibitawang salita. Meron pa po siyang malupit na binanggit dito mga lods. Subaybayan niyo po itong video na ginawa po niya mga lods. Talagang kayong mangingilabot. Ito po, papakinig ko na sa inyo mga lods. Congressman, tanggal na sa si Defensor bilang chairman ng Committee on Public Accountability at tinawag pa niyang the worst speaker, Speaker Lord Alan Velasco. Ah, nagkamali siya. Baka ibig niya sabihin Speaker Alan Caetano. Tuntua pa siya, no? Sana sumusunod na po si Marcoleta. Ayan na mga lods. Narinig niyo po yung sinabi niya. Sana susunod na si Marcoleta. Napapansin niyo po ba lahat ng mga binabasa niya pong mga nagpapa-shoutout sa kanya mga lods? Kunyari lang po siguro ito na mayroon po nagpapa-shoutout dyan. Pero yan po talaga yung plano nila. Lahat po ng mga ginagawa nilang plano, dyan po nila nilalagay sa shoutout daw ko, no? Kagaya po nung pagbabalik po sa ABS-CBN. Ito po, panoorin po natin mga lods. Susan, papakasunod na Susan to Ariola. Sabi ni Defensor, Velasco is the worst speaker. Ha 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 ha. I want ABS-CBN back on the air. Ayun, di ba? Kababanggit ko lang. Lahat po ng mga sinasabi niya, yan po yung ginagawa nila mga lods. Kunyari siguro, yan yung mga gusto ng taong bayan. Pero alam nyo na, maitim na balak po ang nasa likod po nitong mga binabanggit po ni DS Atienza. Masyado po sila mapaghiganti. Napaka isip bata po. Kumbaga. Yung kapangyarihan, sabi nga ng mga Congressman, the power is with us. Yan narinig ko nung hearing ng ABS-CBN. Ayan mga lods, eto na po. Eto po yung paghihiganti nila. Dahil nga po naipasara ng magigiting na kongresista ang ABS-CBN, feeling po nila natapakan po yung kanilang karapatan. At eto naman po si Hero Atienza, to the rescue. Yan po, dahil nasa posisyon po sila, eto na po yung ginagapang nila. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, ginagapang po nila pagbabalik po ng ABS-CBN. Ayan po mga lods, tuwa po sila dahil ayan, una na si Defensor, sigurado dyan, si Congressman Marcoleta, ayan, nanganganib na rin po dyan. Lahat po ng mga sinasabi nito ni Atienza, yan po yung ginagawa po nila, yan po sa loob ng kamera. At buti na lang po may paninindigan pa rin po sila Congressman Defensor Marcoleta. Hindi po sila nagpapatinag dito. Okay lang po sana daw na tanggalin sila, pero dapat po may abiso. Tinanggal daw po sila na wala man lang daw pong pasabi. 'Di ba? We have the power to close down any establishment. Totoo naman. Kongresista kayo, pag nakita niyo may nilabag na batas, kaya niyo naman talaga ipasara. Wala lang talagang palakasan. 'Di ba? Ito naman talaga yung sinabi nila nung nakaraan yung hearing sa ABS-CBN. Kaya po nila o ninyo magpasara ng isang malaking kumpanya. Kayo po ang nagbibigay ng prangkisa. Paano mo dinidibdib yung salita na yan? Meron nga po silang mga violation. Kaya
yung powerful man, ABS investigation, talking about Congressman Mike Defensor, who said that repeatedly, we have the power, and he wouldn't deny it. There was no agreement. There was no term sharing. We were not part of that. Sinang dalawa nag-usap, sinang dalawa ang mag-ayos. Pero ang Kongreso, tayo, ang mayoriya, yung nakapirmaro sa petisyon na huwag nang bumaba si Cayetano, yun ang dapat pasunod. Dahil hindi naman tayo kasali sa term sharing agreement at pinagkasunduan ng dalawa. Ngayon, natalo kayo, Congressman Mike, galit na galit ka. Pinagmumura mo si Speaker Velasco. Yan po, ito po yung linya na pambibrainwash po sa taong bayan. Ginagawa po lang masama si Congressman Mike Defensor. Sabi po niya, pinagmumura daw po niya, no? Sa tingin niyo po, magagawa po yan ni Congressman Mike Defensor na pagmumurahin niya po si Congressman Velasco. Kung sakali man po totoo, eh, tama lang naman po talaga. Po, di ba? Tama lang po talaga na murahin dahil nga po, eh, nanggulo po siya dun po sa kamera. O, di ba? Kahit na po meron na pong term sharing, eh, sino po ba ang nagpupumilit po agad na pumalit bilang speaker? Eh, tuwa-tuwa ka naman dahil ay ginawa kang deputy. Yan po yung kapalit. Dahil po siya ipinagtanggol ninyo, o, yan yung kapalit na posisyon. O, tuwa-tuwa kayo. Ang dami nyo ng deputy speaker dyan. Ha? Reklamo ni Velasco noong nakaraan, bakit daw po ang dami-daming deputy speaker, pero lumampas pa po siya dun sa dami ng ginawa po deputy speaker ni Peter Alan Cayetano. Sino po ang kinakain lahat ng mga sinasabi nila? So, patuloy pa natin, marami po silang kinain ng mga salita. Buti na lang mabait si Speaker Velasco. Mabait daw po si Speaker Velasco. Pakinggan po natin kung ba't niya nasabi ito, mga lunsa. Dapat po lang. Gingiti ang galang niya. Sabihin sa inyo, patubayan ko ng Panginoon, maawaan ka sana. Dinadamay po yung Panginoon. Ha? Damay lahat ng mga santo kapag kausap ang mamamayan. Pero yung mga ugali nila, eh, alam nyo na, naglalabasan yung mga tusok sa ulo nila. Hindi magagalit yun. Hindi gusto ko rito kay Speaker Velasco. Hindi, yan yung gusto mo kay Speaker Velasco kasi ginawa kang speaker. Yan yung totoo. Noong unang labanan pa lang, nakikita ko siya close-up, nakikita ko mahina ko ng kanyang ugali. Wala siyang karahasan sa isipan. At ang tingin niya, bawat isa ay merong respeto. Ayan mga Lods, ha? Kain na naman yung sinabi, mga Lods. Wala daw pong kaharasan. Wala daw pong kaharasan sa kanyang isipan. Pero nagkaipitan na. Diyan po sa loob ng kamera, ayaw po bumaba ni Speaker Alan Cayetano. Ayaw po siya pababayin ng kanyang mga kasamahan dyan sa Congress. Eh, nakita niyo naman po yung balita na nag-live si Alan Peter Cayetano. Pinagwawasak daw po yung pintuan. Yan po palang walang bahid ng kasamaan sa katawan. At saka po yung bigla na lang po mag-aanunsyo na siya na po ang bagong speaker. Eh, yan po ay walang bahid ng kaharasan sa katawan. No? Yan po yung mga dapat yung iduluhin atyensa. Wala po kasing bahid ng kasamaan sa katawan. O, diba? Ano na lang po kaya ang meron sa inyong bahid ng kasamaan? And mga Lods, no? Dito po natin makikita sa mga taong ito na talagang meron po silang balak na i-take over po uli ang loob ng kamera. At lagi ko po sinasabi sa inyo na kung ano po yung sinabi ni Atienza ang pagbabanta, yan po yung ginagawa nila. Inumpisa na po nila kay Congressman L. Ray. Lahat po ng mga naging kaalyado po ni Alan Peter Cayetano, ayan po, kagaya po ni Congressman Mike Defensor, sigurado po dito, matatamaan din po dito si Congressman o Deputy Speaker Rodante Marcoleta at yung iba pa pong mga kumampi po sa panig ni Alan Peter Cayetano. Kaya po, ngayon po, wala na po akong ganang manood dyan. Hearing po dyan sa kamera, mga Lods, ha? Sa totoo lang. Kaya hindi na po ako nag-upload ng mga hearing dyan. Wala na pong kwenta, mga Lods. Balik na po sa dati yung naging sitwasyon sa loob ng kamera. Ayan po, sigurado naman, hindi naman po lagi sa kanila ang halakhak
baka po ang huling halakhak nito eh nasa atin na. Siguro hanggang dito na lang po itong aking binigay na information sa inyo. Watch out lang po tayo lagi sa mga galaw nila. Yan lang po yung obserbahan natin. Alam naman po natin lahat po ng kinikilos nila eh para po sa sariling interest lang nila. Ang ngayon mga lods, salamat po sa pagsubaybay. Maraming salamat po sa tunay suporta, sa walang sawa pagsishare, paglalike, pagko-comment sa aking mga ginagawang video. Mabuhay po kayo. Ito po si Peps TV, lagi sa inyo nagsasabi ng stay safe, stay at home, and God bless you all. Peace!